may dalawang magkaibigan, sina Felipe at Delphine. Si Felipe ay isang anarkista, laban siya sa lahat ng formalismo ng lipunan. Ako si Felipe. Ako ay anak ng isang mayamang presidente ng isang bayan sa Silangan. Marangyaman ang aking buhay, hindi ako sang-ayon sa mga paraan ng pagpapayaman ng aking ama at kung paano niya tatuhin ang mga taong kanyang nasasakupan. Nais kong mawala ang mga hari, punong bayan at mga alagad ng batas. Ang lahat ng tao ay magkakapantay-pantay at magtatamasa ng lubos na kalayaan. Isang patas na ginhawa sa buhay. Si Delphine ay hindi anarkista, kundi sosyalista. Ako si Delphine. Ako ay isang mahirap at ulilang lumaki sa aking tiyahin. Ako ay nag-aaral ng abogasya at isang manunulat ng pahayagan. Katulad ni Felipe, ako'y tutol sa mga mayamang tao na nagpapasasa sa ginhawa samantalang libo-libo ang gutom, nagtitiis at namamatay sa karalitaan. Subalit, hindi ko gustong mawala ang pamahalaan. Upang matamo ang ating layunin, kailangan natin itong idaan sa marahas na paraan. Ngunit, mas mabuti kung dahan-dahan natin iakay ang mga tao upang mapawi ang kamangmangan ng masa at kasakiman ng ilang mahiyaman. At makakamit lamang natin ito sa pamamagitan ng gradual na pagpasok ng ideyang sosyalismo. Tinalikdan ni Felipe ang kanilang kayamanan. Siya ay nakikitira sa bahay ni Don Ramon sa Maynila. Ang mga paraan ni Don Ramon sa pagpapayaman at ang kanyang mababang pagtingin at pag-aapi sa mahihirap. Inutil! Walang silbi! Mga hampas lupa! Ang nakapagpalubha sa pagkamuhi ni Felipe sa lahat ng mayayaman at nagpapatibay sa kanyang pagiging anarkista. Pumasok si Felipe bilang isang manggagawa sa isang palimbagan at dooy nakilala niya si Tentay. Ako si Tentay. Ako'y isa lamang maralita. Ngunit isang marangal na talaga. Nang pilitin siya ng kanyang ama na umuwi sa kanilang bayan, siya ay subalit itinuro niya sa kanyang kasama sa bukid at sa mga katulong sa bahay ang kanilang karapatan. Lahat tayo ay may karapatan. Huwag nating hayaan. Sa galit ng ama, siya'y pinalayas at itinakwil bilang anak. Nagbalik siya sa dating pinapasukan sa Maynila at hinikayat si Tentay na pumisan sa kanya kahit hindi kasal. Sapagkat tutul siya sa mga seremonyas at lubos na naniniwala sa malayang pag-ibig. Si Don Ramon ay may dalawang anak na dalaga at isang anak na lalaki may asawa na. Ang mga dalagay, si Natalia at Manny. Ako si Talia, na naibigan ni Madlang Layon na isang abogado. Anong masasabi mo, Manny? Ang iyong naging kasal ay napakarangal at napakagastos. Sa tulong ni Felipe noong ito'y nakatira sa bahay ni Don Ramon, nakilala at naibigan ni Delphine si Manny. Si Don Ramon ay tutol sa pag-ibig ni Delphine sa kanyang anak dahil ito'y maralita at sosyalista. Subalit, lihim silang nagkikita at nagmamahalan hanggang sa nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Nang mahalata na ni Talia ang kalagayan ni Manny, agad niya itong isinumbong kay Don Ramon at binubog si Manny ng kanyang ama. Mayag si Don Ramon ay pagkasal si Manny kay Delphine, subalit si Manny ay hindi pinagmanahan ng yaman. Si Manny ay nagtiis sa buhay maralita. Paminsan-minsan, kung mahigpit ang pangangailangan, nagbibili siya ng mga damit o nagsasangla ng kanyang mga alahas noong dalaga pa. Ito'y labis na diramdam at ikinahiya ni Delphine
subalit wala naman silang magagawa. Dinadalaw pa siya ng kanyang dalawang kapatid at pinadadalhan ng pera at damit. Subalit, ang pagdalaw ay dumalang nang dumalang hanggang tuluyang mahinto, ay gayon din ang pinapadalang tulong. Samantalang ang kanyang ama ay lumisan sa kanyang kahihiyang ginawa ni Manny. Nagluwal ng isang sanggol na lalaki si Manny. Sa pagnanais na makapaghanda ng isang salo-salo sa binyag ng kanyang anak, ay nagsangla siya ng kanyang hikaw. Sa kabila ng pagtutol ni Delphine, natutol sa lahat ng karangian. Si Felipe ang ninong ng bata. Hindi lamang makatanggi sa kaibigan, subalit kontra rin sa seremonyas ng pagbibinyag. Ang kasiyahan ng binyagan ay biglang naputol sa pagdating ng isang kabligrama na nagbabalitang si Don Ramon ay napatay ng kanyang kasamang utusan sa isang hotel sa New York. Nang dumating ang bangkay, sumalubong ang lahat ng manggagawa sa paggawaan ng tabako sa atas ng kasosyo ni Don Ramon, na nagbabalang hindi pasasahurin sa susunod na Sabado ang lahat na hindi sasalubong. Kasama sa naghatid ng bangkay ay si Roberto. Ako si Roberto, ang nawawalang kapatid ni Tentay. Matapos ko makapaglipot sa Pilipinas kasama ng isang Kastilang kinansalan ako sa mga talaga, ako ay pinagbili sa isang tripulante. Dahil dito, nakapaglakbay ako sa iba't ibang bansa at namalagi sa New York. Doon ko nagkikaibigan ang utusan ni Don Ramon at nasasabit kong pinatay si Don Ramon dahil sa kanyang kalupitan sa utusan. Ang libing ay naging marangya. Hanggang sa libingan ay dala-dala pa rin ng pamilya ang ugali ng karangyaan. Naaalala ko ang kaawa-awang kalagayan ng mga kasama at utusan ng aking ama. Walang pag-asa para sa maralitang mga mamamayan habang namamalagi sa patas ang karapatan ng mga magulang na mapamana ng yaman at kapangyarihan sa mga anak. Nagunita nila ang laganap na kamangmangan at mga pamahiin, ang bulag na pananampalataya. Kakailanganin ang mahaba at walang hanggang paghihimagsik laban sa mga kasamaang umiiral. Kailangang lumaganap ang mga kaisipang sosyalista, hindi lamang sa iisang bansa kundi sa buong daigdig bago matamo ang tunay at lubos na tagumpay. Napag-usapan nina Felipe at Delphine ang kasaysayan ng anarkismo at sosyalismo. Ang ilang buhay na napuputi sa pagpapalago ng mga ideyang makamaralita ay kakaunti kung ipapares sa napakaraming tao na araw-araw ay pinahihirapan. Subalit, matigas ang paninindigan ni Delphine laban sa anumang paraang magiging daan ng pagdanag ng dugo. Sa kabila ng pagkakaibang ito sa kanilang paninindigan, ay nagkaisa sila sa pagsasabi sa kanilang pag-alis sa libingan noong gumagabi na. Tayo na. Iwan natin palipasin ang diin ng gabi.